Yan chapter 3, verse 16. Itong pinaka-verse ng God's love. So tayo po ay nasa unang topic na ng LSS na God's love. Ha? Pero nasa pangalawa na tayo kasi tayo po ay John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Okay? Nagbasa ng gospel eh. Oh, punta ulit tayo. No? Okay, so okay. So para po dun sa iba nating, kasi ang LSS kaya tayo nagsiseries para yung ibang mga topic na hindi natin nadaanan ay madadaanan natin. Dun sa mga mag-AMC, lagi nyo pong tatandaan, ipinapaliwanag natin ang ministry natin. L, alam niyo na po yung iba. Pero dapat nating tignan natin maigi. Kasi minsan manood kayo ng mga YouTube natin, mga palibak-palibak ng mga sisters, iba-iba. Iba-iba. Isa lang naman eh, kapag kayo nandirito kayo ngayon sa ministry ni Yahweh El Shaddai, DWXI, for Partners Fellowship International. Anong ibig sabihin ng El Shaddai? El means God, Shaddai means Almighty. At pakisabi ninyo, baka mamaya magtanong sila, wala ho sa Bible natin ang El Shaddai, wala dito. Saan natin matatagpuan? Nasa Jerusalem Bible. No? Jerusalem Bible. Na wikang Hebreo, pero hindi mo siya mababasa dito. Sa Tagalog, sa English, wala sa NIV, wala sa English, yung ESV, Standard Version, wala sa King James Version. Ang El Shaddai ay nasa Jerusalem Bible. Nakalagay doon, dyan, Genesis 17 verse 1, I am El Shaddai, the giver of strength, almighty, more than enough, no? Genesis 17 verse 1. Para pagka nagpaliwanag kayo at tayo ay nasa ilalim po ng Catholic Charismatic Renewal Movement. Pag sinabing Catholic Charismatic, isang samahan na kung saan tayo ay pinagkalooban. Kaya nga charismatic. Genesis 17:1. Nakalagay doon, kung makikita nyo sa Play Store, Jerusalem Bible, mag-download kayo, o yung gusto niyong bumili ng Jerusalem Bible, consider din ang simbahan din naman yan. Okay? So, nasa Genesis 17 verse 1. Bakit may Jerusalem Bible? Meron Jerusalem talaga. Ang translation, napakarami. Hindi lang iisa ang translation. Napakarami. Kaya si Martin Luther, ay konting history, kaya si Martin Luther ay humiwalay sa atin kasi may Santo Papa na ayaw ipatranslate ang Biblia. Gusto niya nasa Latin lang. Si Martin Luther ang kauna-unahang nag-translate ng from Latin to salita ng mga iba't ibang bansa. Pero nung umalis si Martin Luther, nagkaroon tayo ng magaling na taga-translate ng Bible, si Saint Jerome. Kaya yun ang nag-translate naman ng ibang mga ng Biblia. Kaya blessed din tayo kasi tayo ay pinagkalooban ng magaling na pare na nag-translate ng Bible from different, no? Different from language. Latin at hanggang sa Pilipinas, kung ano yung lengguwahe mo, yun ang nag-translate ng Bible. Basta Bisaya, lahat ng klase para maintindihan pa natin. Now, pupunta na po tayo sa God's love. Ano ang layunin? Ang layunin ng God's love upang ipahayag sa tao at malaman ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang kanyang layunin. Kaya may topic na God's love upang ipahayag sa tao at maramdaman. Ha? Maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Kasi nga, alam natin sa panahon ng ngayon, bibihira na po yung totoong nagmamahal. That's why sa ministry, ang ating ministry ni El Shaddai ay nagtatopic nito para maramdaman. Kaya tayong lahat, kahit ako, naglilingkod dito kasi naramdaman ko yung pag-ibig ng Diyos. Maliban na lang kasi maramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos,
yun ang magtutulak sa'yo magpatuloy ka eh. At alam natin, may mga naglilingkod lang para maging sikat, para maging sikat sila. No? Saan ba yan? Saan kaya? Sa taas po. Sa taas. Kaya ganyan. So kaya po yung ito yung tinuturo sa atin. And God's love is perfect, mga kapatid. God's love is perfect. Letter P, letter E, kung susulat po natin. Letter P, letter E, letter R, letter F, letter E, CT. No, ang pag-ibig ng Diyos ay perfect. Pag sinabing perfect, ganap. Mga kapatid ko, letter P means paternal. Paternal, mga kapatid ko, or perfect, no? Perfecto, ganap, mga kapatid ko. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Letter E, ang pag-ibig ng Diyos ay eternal, no? Pag sinabing eternal, hanggang sa buhay na walang hanggan, di ba? Ha, wala siyang katapusan. Kaya nang isang usapan minsan ng mga tao na meron bang forever sa pag-ibig? Diba? Sabi nila, ang iba daw wala kasi pag namatay na. Pero ang totoo, meron. Bakit? Ang Diyos ay pangbuhay, habang buhay. Ang pag-ibig niya ay eternal. No, siyempre, yung mga sinasabing gano'n na wala, siyempre mag-asawa lang yun. Pero pag Christian love ka, dama mo yung pag-ibig ng Diyos, yan ay eternal. No? So, ibig sabihin na letter E, eternal. Letter R means redemptive. Pag sinabi redemptive, yung nagliligtas, no? Nagpapalaya, nagbabago ng ating buhay. Yan ang sinasabi pong pag-ibig ng Diyos, no? Redemptive. Letter F means faithful. Ha? Faithful, tapat. Letter F, faithful. Letter E, mga kapatid ko, encompassing, no? Encompassing. Encompassing. Mga kapatid ko, encompassing. Letter C, double S. Encompassing, double S. Letter C, compassionate. Compassionate. And letter T, it's all about total, kabuuan. Ang pag-ibig ng Diyos ay kabuuan, buong-buo, mga kapatid, no? Walang labis, walang kulang. Walang labis, walang kulang, buong-buo, buo, wholehearted, no? Kaya yan po ang sinasabing pag-ibig ng Diyos ay perfect. Siyempre, ang pag-ibig ng makatao ay naghihintay ng kapalit. Kung may pag-ibig ang Diyos, siyempre, may pag-ibig din ang mga tao. Ang pag-ibig ng tao, naghihintay ng kapalit. Tapos letter B, may kondisyon. May kondisyon ng pag-ibig ng tao. Sa Diyos wala, kaya nga incompassionate, encompassing. Talaga masasabi natin kompleto, ano po, no? At pangatlo, panandalian. No? Ang tao pag nagmahal, panandalian lang. Sunod na araw, iba na. No? Talaga, syempre, yun ang weakness nga natin eh. Kaya nga pinapaunawa sa atin yung pag-ibig ng Diyos meron. Para malaman natin, na ikukumpara natin, para pag dumating ang time na ranasan mo yung kabiguan, po-focus ka pa rin sa pag-ibig ng Diyos. Babalik ka hindi sa kanya. Hindi ka po-focus sa pag-ibig lang ng tao kasi talagang nagbabago yan, nasisira yan. Pero pagka pumokus tayo sa pag-ibig ng Diyos, mabago man ang tao, hindi naman, kapatid ko, mababago ang pag-ibig ng Diyos. So, hindi ka pa rin magpapakasira-sira kasi maalam mong mahal ka ng Diyos eh. Pero kapag ka may mga taong hindi nila alam na mahal sila ng Diyos, sisirain nila yung buhay nila. Kapag ka naghanap ang asawa, maghanap din sila. Kapag ka ganun ang buhay, sisirain nila yung buhay nila. So yan ang dapat nating tignan sa ating buhay, mga kapatid, sa pananampalataya. So ang makataong pag-ibig, naghihintay ng kapalit, may kondisyon, at panandalian lamang. At para siyempre, sa buhay nating mga anak ng Diyos, dapat nating isipin na maibig ang pagmamahal ng Diyos na meron ng bawat isa po sa atin. Kung naririnig nyo minsan po yung sinasabi po ng iba, di ba may tinatawag na Eros love. No? Yung Eros love, yan po yung makalamang pagnanasa. No? Eros love. Three kinds of love. Eros love. Pag sinabing Eros love, makalamang pagnanasa. Mahal kita kasi maganda ka. Pagka nawala na yung ganda, ayaw ko na sa'yo. Mahal kita kasi sexy ka. Pag nanganak na, lumba-lumba na, katulad ni Jessica, ayaw na.
Ayan, yung Eros love. Pero kapag katunay na pag-ibig, mga kapatid, mamaya na malalaman yan. Eros love, that is Eros love. Mahal kita kasi mayaman ka. Mahal kita, di ba? Parang kaya ng iba, apat na M. Matandang mayaman, madaling. Mamatay. Eros love yan. Kasi parang gusto mo lang yaman. Gusto mo lang kayamanan. Pero, pagka ang kayamanan ay naubos na, palit na. Wala na rin ang love. Pangalawa, ibig sabihin, Pileo. Kapatid ko, Pileo. P-H-I-L-E-O. Filial or Pileo love. No? Pag-ibig lang sa pamilya. No? At minsan, siyempre, naghihintay ito ng kapalit. Pileo. P-H-I-L-E-O. Yan. L-E-O. Yan. L-E-O. Pag-ibig lang sa pamilya, nasa pamilya ka lang. Hindi ka tumutulong sa iba, hindi ka tumutulong sa ibang tao. Kadugo mo, ito ta, ang kagandaan sa ating ministry natin, magkakaiba tayo, pero ito yung pagmamahal na gusto ng Diyos. Hindi tayo magkapasama-sama, hindi naman tayo magkakamag-anak, pero yung love, no, nandoon yun. So, Pileo yun. So pag-ibig lang. Number three, ito po yung tunay na pag-ibig, it's all about agape. Agape. A-G-A-P-E. Agape love. No? Ito po yung maka-Diyos na pag-ibig. 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Agape. A-G-A-P-E. 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Yan po yun. No? Ang pag-ibig ay matyaga. Pag-ibig ay magnahon. Hindi magaspang ang pag-uugali. Ito po yung pag-ibig ng Diyos na sinulat ni San Pablo. Basahin natin para maintindihan niyo po, no? 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Ito yung pag-ibig ng Diyos na gusto niyang maranasan natin. That's why kung alam mo na mahal ka ng Diyos, alam ko na mahal ako ng Diyos, ito yung papasok sa akin. Bilang isang tao, bilang isang makasalanan, na dahil alam kong mahal ako ng Diyos, ito yung i-insist ko sa sarili ko. Hindi magaspang ang pag-uugali, ikinagagalak ang katotohanan, mapagbata, kaya tayo nagbabata tayo, nagtitiis tayo, nagtitiyaga hanggang wakas. Salamat sa Diyos, kahit na pag dumatingan tayo nasa Pilipinas na rin kayo, attend pa rin tayo ng gawain ng Panginoon doon, magmanggagawa kayo, may puhunan na kayo, no? Wag lang yung mangyayari sa iba na kung kailan tayo naglingkod pag sa Pilipinas na wala na. So yan, mga kapatid ko, paano tayo inibig ng Diyos? Ha? Paano tayo inibig ng Diyos? Sa Genesis chapter 1, verses 28 to 30, makikita po natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Genesis. Yan. Chapter 1, verses 28 to 30. Genesis. Pag kayo, parang dyan lang kayo mahirapan, huwag niyong buuin yung Genesis. G-E-N. G-E-N. Shortcut lang. Tapos, pagka first point dyan, first one core. Two core. Yan, no? Para hindi kayo masyadong mahirapan. Pinaka-key verse po nito sa verse 27. Sabi niya sa verse 27, nila lang tayo ayon sa kanyang wangis at anyo. Nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis at anyo. Hindi yung mukha natin, ha? Kasi pag mukha natin, ang daming mukha ng Diyos. Hindi. Yung espiritu na meron tayo. Yun yung sinasabi ng Genesis chapter 2 verse 7. No, nilikha tayo sa nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang mukha daw ng Diyos, hindi yung mukha natin. Kasi kung yung mukha natin, ang daming mukha. Hindi, yung espiritu, di ba? Yung tatlo yun. Body, soul, and spirit. Pero sa pag-aaral, sa mahabang pagtatalakayan, dalawa lang ang inuuwian ng tao, yung kaluluwa at saka yung physical. Pero alam natin, tatlo po yung kasama yung espiritu.
no? And we believe that there is a spirit, no? Na doon yung ruwah, yung hiningahan ng Diyos, no? Doon tayo hiningahan ng Diyos, mga kapatid ko, no? Kaya yan ang ginawa niya sa atin, no? Yung paglikha at ang pinakamaganda tayo mga tao. Kaya nga kung malalaman lang ng tao yung sinabi ng Diyos na very good tayo, ginawa niya ang lahat good. Pero nung nilalangin niya ang tao, he says very good, no? Very good, mas pinakamaganda. Ang nangyari nga lamang, ito ang masakit, mga kapatid ko, bakit hindi maramdaman ng tao ang pag-ibig ng Diyos? Ayun na. Bakit? Samantalang nilikha niya tayo, yung iba naman dinadaya, iniiba yung pamamaraan ng Diyos, winawasak yung paniniwala ng tao, pero tayo yung mga naglilingkod sa Diyos, nag-El Shaddai at na nakikinig ng banal na misa, nasa CLSS, alam mo talaga na minahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Diba? Kasi nilikha niya tayo sa pag-aaral, kaya nga ang isa sa pinakabatayan, ang Japan pinakamagaling pagdating sa technology. Gusto nilang makakreate ng taong katulad natin. Yung sirkulasyon ng dugo, yung kilos natin, pero bigo sila dahil hindi naman sila Diyos. Sa kanila maganda ang technology, pero wala pa rin tatalo sa ginawa ng Diyos na kasing kaganda natin, kasing ayos ng sirkulasyon ng dugo natin, yung pagkatao natin, pagsasalita natin. Kung inyong matatandaan, meron akong isinier na, meron akong napanood na cloning, no? Yung cloning. Uso na ngayon sa iba't ibang bansa yung cloning. Dugo lang, ipapasok sa isang aparatos, magiging kamukha. Kamukhang kamukha. Bawa, dugo ng baka, pinasok sa isang aparatos, lalaki yun katulad ng baka. May pelikulang ganon, na dugo ng tao, ipinasok sa isang aparato, lumabas talaga yung itsurang tao, maganda, maayos. Ang problema, ang gawa ng Diyos sa gawa ng tao ay malaking pagkakaiba. Bakit? Lumaki yung babae, hindi marunong magsalita. Lumalabas na nakabra at panty lang kasi wala nga siyang isip. Hindi katulad ng dumaan sa proseso, di ba? Naging bata tayo, dumaan sa pagkagiging binata, teenager, kaisipan. Yun ang kaibahan ng cloning sa gawa ng Diyos. Kaya yun, nakita ko yung pelikula na yun, naging babae siya pero lumalabas siya, naka-two-piece, pero wala siyang kaisipan. Hindi siya marunong magbasa. Hindi siya marunong magsalita kasi walang hindi dumaan sa proseso. Sa tamang proseso. Hindi siya dumaan sa proseso. Hindi katulad nating mga tao, dumaan tayo sa proseso. Kaya kahit na minsan parang ang tingin mo sa tao parang kulang-kulang, pag nagamot, ayos pa rin. Yan, eh? Parang may mga tao talagang masasabi mong wala sa kanya. Pero dahil siya po ay nagamot, dumaan sa proseso, naayos pa rin. So yun, mga kapatid ko, ang tanong, bakit hindi maranasan ang pag-ibig ng Diyos? Bakit? Una, tayo ay nagkasala. John chapter 10 verse 10. No, yan ang gawa ng kalaban. John 10:10. Dahil sa pagkahiwalay ng tao sa Diyos, dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan. Ha? Mga kapatid, sa pananampalataya, yun ang nangyari. At syempre, bumagsak ang tao sa pagiging self-centered, selfish, at proud. Yan yung tatlong pumatay, tatlong nagdulot kay Eva at Adan ng pagkakamali na nagkasala na. Hindi pa po, kapatid, sa pananampalataya, humingi ng tawad, nagsisihan pa. Sabi ni Adan, ito kasing babaeng binigay mo eh. Tinukso ako eh. Sabi ni Eva, itong ahas eh. Sinulsulan ako eh. Sabi mo na ahas, eh paano yung puno? Nandun doon. Eh kung tutuusin, dalawa silang may pagkakamali. Una kasi nagsabi, sinabihan ng Diyos si Adan, lahat makakain mo. Hindi lang ang puno na yun. Eh ang ginawa ni Satanas, ang sinabihan niya, hindi naman si Adan. Si Eva. Si Eva ang sinabihan niya. Kaya doon napahamak ang tao. Ano ang nangyari nang magkasala tayo? Mga kapatid ko, una, nagdulot ito ng kamatayang espiritual. No? Nagdulot ng kamatayang espiritual. Hindi mamamatay ang katawan. Ang ibig sabihin ay nagkaroon ng pagkawalay ang tao sa Diyos at nawala ang karapatang maging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Yun ang nangyari. Nagkaroon ng kamatayang espiritual. Imbes na sana ang sarap ng buhay nila, nado lang sila sa halamanan ng Eden,
Nawala sila, mga kapatid ko. Nawala, diba? Pangalawa, mga kapatid ko, nasira ang plano ng Diyos. And ang pangalawa, na naging dahilan ng pagkakasala natin, hindi natin nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. No? Nasira ang plano ng Diyos. Pinalayas ng Diyos ang tao sa paraiso at hindi na nalasak ang dating buhay sa piling ng Diyos. No? Yun ang nangyari, nawala na ang plano ng Diyos na maganda para sa tao. Pero syempre, dahil Diyos nga siya, at kaya nga God's love, kaya nga pag-ibig ng Diyos, sa kabila ng ginawa ng tao, patuloy pa rin ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ha? Kahit nasira yung plano ng Diyos, na wala sila sa halaman ng Eden, namatay po tayo, nagkaroon ng kamatayang espiritual, namatay yung ating tinatawag na magandang pagkakagawa ng Diyos, kaya nahihiya na tayo. Nahihiya na tayo, natatakot, nawalan tayo ng kumpiyansa sa ating sarili. No? Pero, sabi nga po dito, sa kabila pa rin ng ipinakita ng tao, ang pag-ibig ng Diyos ay nagmahal pa rin. No? May pagmamahal pa rin sa paanong paraan. Bago pinaalis ng Diyos si Eva at Adan, binigyan sila ng damit. Genesis chapter 3 verse 21. Bago pinaalis ng Diyos si Eva at si Adan, binigyan muna ng damit. Ngayon mo, ang bait ng Diyos talaga. No? Kaya nga sabi ng Diyos, sino may sabing hubad kayo? Nung una, wala pa silang hiya eh. Eh yun na, siyempre, nagkasala na bumaba yung tinatawag na kumpiyansa sa sarili. Kaya may mga taong hanggang ngayon, magamat nagtuturo tayo ng salita ng Diyos, nawawalan yung kumpiyansa. Pero habang tumatagal, pagka nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, babalik yon at ilalagay ng Diyos sa iyon. Pangalawa, mga kapatid, sa pananampalataya, sa kabila ng patuloy na paghihimagsik ng tao sa Diyos, hindi niya pinatay lahat. Nagtira siya, di ba? Sinuwi. Nang magkaroon ng baha, naubos lahat ang tao, ang natira lang siyam na katao. Sinuwi, tsaka yung kanyang anak, tsaka yung hayop, yung hayop, tsaka yung asawa ng kanyang anak. Sa kaya po na sa kabila noon, dapat ubos na ang tao, no? Pero hindi pa rin pumayag ang Diyos na maubos ang tao. Nagtira pa rin siya, no? Kaya yun ang pinaka nakakatakot na ginawa, siyempre sa atin, masakit yun. Kasi siyempre, kumbaga mahal na mahal ng Diyos ang tao, tapos dahil sa kasalanan, dumating yun. Pero hindi pa rin ang Diyos sumuko, ano po, no? At siyempre, pangatlo, at hindi lamang dito natapos ang pag-ibig ng Diyos, patuloy siyang nananawagan sa pamamagitan ng mga propeta upang paalalahanan tayo. No? Saan yung mga verse na yan? Una, Genesis or Isaiah chapter 1 verse 18. Isaías, ang tatlong letra lang ng Isaiah, ISA, Isaiah 1:18. Pangalawa, Jeremiah chapter 3 verse 22. Manumbalik kayo sa akin, sabi ni Yahweh. Ha? Kayo'y pinatatawad ko na sa inyong kasalanan. Ibinigay niya si Kristo na kanyang bugtong na anak upang tayo iligtas. Gawa chapter 4 verse 12. And then, ibinigay ang Espiritu na magiging patnubay sa atin. Yan yung pamamaraan ng Diyos, mga kapatid ko, no? John 14:26. Yan yung kilos ng Espiritu. Binigay ang kanyang anak. Gawa 4:12. Acts 4:12, no? At syempre, hindi lang po yung Espiritu Santo ang binigay ng Diyos. Nandyan din ang Acts chapter 1 verse 8. No? Yan ang binibigay ng Diyos na Espiritu at pagmamahal sa atin, mga kapatid, sa pananampalataya. So yan ang kasarapan na kung saan tayo ay binigyan ng Diyos ng kanyang pagmamahal. Hindi inalis ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin in spite and despite na nagkasala tayo. Kaya ang hamon sa atin ngayon ng unang paksa, pangalawang paksa, ang God's love, namnamin natin ang pag-ibig ng Diyos. Habang tayo'y may ginagawa, habang nasaan man tayo, ang pag-ibig ng Diyos lagi nating namnamin. Lagi ho nating ilagay sa puso natin at itatak sa ating isip at puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. So sa God's love, sa pag-ibig ng Diyos, hindi tayo ang unang umibig, kundi ang Diyos ang unang umibig at nagmahal sa atin. At ginawa niya tayong espesyal, ginawa niya tayong maganda. And this opportunity na maglingkod sa Kanya,
ay isang napakalaking grasya na tunay ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nababago. Pinili niya tayo sa kaikaramihan, binigyan ng pagkakataon para gampanan ang tungkulin sa gawain ng Diyos. Kaya tayong lahat ng mga manggagawa, malaki ang ating tungkulin sa harapan ng Panginoon. Huwag niyong iisipin na ikaw ay tagawalis lang, hindi ka kailangan, mali, kailangan tayong lahat. Kaya yung pag-ibig ng Diyos ang unang itinuro para ilagay sa iyo at sa akin anuman mangyari. Dumating man ang time, mga kapatid ko, magkaroon kayo ng misunderstanding. Isa sa magbibigay sa inyo ng kalakasan ay ang masabi niyong, mahal ako ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. At kapag ginawa natin yan, pag nalaman mong mahal ka ng Diyos, hindi ka manghihina, yung anumang sigalot at problema, pwedeng gawan ng solusyon at maganda. Amen? Amen. Kaya kayo manalangin sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Salamat El Shaddai sa hapang ito. Salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan. Patuloy mo po kaming gabayan, samahan, at salamat sa iyong pag-ibig. Dalangin po namin sa susunod na topic, salvation, kaligtasan, lalo pang lumalim, El Shaddai. Ang aming pong paniniwala at pag-asa na alam po naman namin hindi mo kami babayaan. Salamat po sa hapong ito. Salamat sa mga workers mong ito. At patuloy namin ang kanilang tagumpay sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen! Next week, ang topic natin ay salvation, kaligtasan. Topic ko lang, pangalan namin, nag-check na si Sister. Baka wala po dyan ng Esther.